ang unang linggo ng bagong taon na year 2024 ayon sa Gregorian calendar year. First Sunday of the year 2024. So what we will expect para sa taong 2024. And I'm here standing before you this morning to proclaim to you about the message of the Lord for the year 2024. So ang ating paksang tatalakayin is the prophetic message of year 2024. Ang kapahayagan ng Diyos para sa taong 2024. Noong nakaraang Jewish New Year, ay pinahayag ko sa inyo rin ang mensahe ng Jewish New Year 5784. At ang binatayan ko ay yung last digit number sapagkat mahalaga po yun sa mga Hebreyo ang numero. Sa bawat numero sa mga Hebreyo ay may corresponding Hebrew alphabet at meron po rin mga meaning o kahulugan. Kaya sa bawat pagpapalit po ng calendar year sa mga Hudyo, ito po ay mayroong kaukulang mensahe ang Diyos. Ngayon, ilalapat ko din po ang mensahe ng Diyos dito po sa Gregorian calendar year 2024. Noong ako'y nasa Baguio, noong nakaraan, sapagkat kami po ay nagpunta doon, dahil po ako po ay may assignment para mangaral doon sa isang empowering conference na ginawa, ito lang, just recently lang sa Baguio. As I was asking the Holy Spirit kung ano ba ang mensahe ng year 2024. Nung binabasa ko ang Biblia, ay binigyang pansin sa akin ng Panginoon ang year, yung last two digits na 24 at especially yung last digit na 4. Nung nagbabasa ako ng Bible, ay pinaalala sa akin ng Panginoon yung unang-unang bilang sa Genesis chapter 4. Yung Genesis chapter 4. Kasi last digit ng 2024. Mahalaga po yun. At dapat, tignan ko din, yung sa chapter 4, ay dapat hanapin ko rin yung last digit na 4. Genesis 4, verse 4. And you know, kung ano ang aking natagpuan, the year 2024 is the year of best worship unto God. Ang taong 2024 ay taon ng pinakamainam, pinakamagaling, at pinaka na pagsamba o paglilingkod para sa Panginoon. Sa Genesis chapter 4, para maunawaan nyo, bago tayo dumako sa verse 4, ay yung verse 1 muna hanggang verse 7. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Verse 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Verse 4. Ito po yung bibigyan natin ng pansin. Verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh,
anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong paghariang ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. So sa ating binasa, sa taong ito, 2024, ay may dalawang uri po ng mga mananampalataya. Okay? May dalawang uri ng mga mananampalataya sa taong 2024. Ano raw po ang dalawang uri ng mananampalataya? Una, mga mananampalataya na kabilang kay Abel. Sa church na gumagawa ng tamang paglilingkod sa Diyos. May mga mananampalataya na kabilang sa grupo ni Abel na natutuwa si Lord sa kanilang paglilingkod. Amen po ba? Sapagkat sa Genesis chapter 4 verse 4, nakita ho natin yung 4. That is the last digit, prophetic message po yan, at hindi po yan aksidente lamang, talagang pinagtagpo-tagpo yan ng Panginoon, lalo na po pagka nakinig kayo sa kabuuan ng mensaheng pinararating ng Holy Spirit. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. So, siya po ay maghahandog, mag-aalay, maglilingkod sa Diyos. At ang paglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng mawala ang pag-aalay ng isang bagay na mula sa iyo. You cannot serve God na wala kang inaalay o niyahandog. At ito galing sa ibang tao, kundi mula dapat mula sa iyo. At ang sabi, pinatay niya yung kanyang kawan at inihandog ang pinakamainam. Pag sinabing pinakamainam, sa English is the best part of his offering. Ano yung best part ngayon, kapatid? Ito po yung mga taba-taba, no? Noong pong hayop na kanyang kinatay. Kasi ang taba, hindi pinapakain sa tao yan. Ang taba, inihandog para sa Diyos. Pag kinain mo yan, mapapadali ang buhay mo. Okay? Andiyan ba kayo? Kasi para kay Lord yun. Amen? Kasi si Lord, kahit kailan, hindi mamamatay yun. Amen? Pag ginalaw mo ang para kay Lord, mapapadali ang buhay mo. Eh, ang hilig ang tao sa taba. Sabi, yung pot portion na yun, pinakamainam, inihandog ni Abel. At ano nangyari? Ano ang tugon ni Yahweh? Nasiyahan kay Abel sa kanyang handog. Natuwa si Lord sa ginawang paglilingkod ni Abel. Samantalang si Cain, ano nangyari kay Cain? Pagkatapos umaten ng gawain, simangot ang mukha. Di ba? Kasi kapwa sila pumunta sa gawain ng pananambahan at parehong naghandog sa Diyos. Parehong nag-serve kay Lord si Abel at si Cain. Ang problema kay Cain, pagkatapos ng gawain, umuwi ang mukha niya galit. At ang mukha niya simangot, hindi makangiti dahil bakit? Rejected ang paglilingkod niya sa Panginoon. Tindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya dito po ay ipinakita po sa atin, mga kapatid, ay yung pong paglilingkod na ginawa ni Abel, ibinigay niya ang best na paninilbihan niya para sa Panginoon. Pinakamainam na paglilingkod ang ginawa niya para kay Lord. At ang ikalawang uri naman ng mga mananampalataya sa taong 2024 ay ang mga Cain. Tingnan mo ang katabi mo. Yan ba'y kamukha ni Abel o kamukha ni Cain? Mali ang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Bakit mali? Hindi ibinigay ang pinaka-best na paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi natuwa si Lord sa uri ng paglilingkod na ginawa ni Cain. Itong taong 2024, ipinahayag sa akin ng Holy Spirit, may mga mananampalataya na ang uri ng paglilingkod na gagawin nila sa taong 2024 ay katulad kay Cain. Hindi nila maibigay ang pinaka-best nila na paglilingkod sa Panginoon. Marami silang reservation. Amen? Hindi nila maitodo ang kanilang paglilingkod para sa Diyos. Marami silang makinikip-kip sa sarili nila. Hindi nila maibigay sa Panginoon. Bakit kaya?
sapagkat nagkukulang sila marahil ng pagtitiwala kay Yahweh. Hindi masaya sa taong 2024, may mga maglilingkod sa Diyos na hindi masaya sa kanilang ginagawang paglilingkod. May mga magre-resign. Pinahayag sa akin ng Holy Spirit. May mga magre-resign sa mga tungkuling binigay sa kanila kasi hindi sila masaya sa paglilingkod nila sa Panginoon. May mga hindi mag-a-apply ng panibagong worker kasi hindi na sila masaya sa pagpapagamit nila sa Panginoon. At may mga taong hindi na dadalo sa gawain dahil hindi na sila masaya sa pag-atin nila sa mga gawain. At dito nakita ho natin, kapatid, yan ang grupo ni Cain. Hindi masaya sa paglilingkod. At tingnan ninyo si Cain. Pagtapos ni Cain na dumalo ng isang pagtitipon at sumamba siya sa Diyos, anong lumabas sa bibig niya? Pagko-complain. Hindi tinanggap ni Lord yung aking paglilingkod. Puro complain ang lumalabas sa bibig. Yan po ang grupo ni Cain. Nakita natin sa Genesis chapter 4, verse 5 to 7. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Saan kanya makakita? Pagkatapos ng worship service, hindi mailarawan ang mukha sa galit. Malungkot. Dapat pagtapos ng gawain, masaya ka. Nakangiti ka. Di ba? Kaya may mga grupo ni Cain. Huwag niyo namang tutuyain pagtapos ng service. Si Mangot, mga Cain, si mga Cain dyan eh. Lumalabas sa church, ang grabe yung mensahe, hindi ko matanggap yun. Yung ganun ba? Lumalabas ng mga Cain, pero yung mga Abel ay nakangiti. Kaya dalawang uri ng taong naglilingkod sa Diyos sa taong 2024. Mga mananampalatayang masayahin at mga mananampalatayang malungkutin. Amen po ba? Tingin mo ang katabi mo kung nakangiti yan. Tingnan mo kung simangot yan. Seryosong seryoso ang kanyang muka. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Verse 7, next slide. Kung mabuti ang ginawa mo, sabihin mali, dapat kang magsaya. Kung mabuti ang ginawa mong paglilingkod, dapat may kasayahan sa puso mo. Alam mo kung bakit hindi ka nasasapatan, bakit para napapagod lang ako sa ministry nito, dahil kapatid, hindi tama ang ginagawa mo para kay Lord. Kasi tama sabi kay Cain, kung tama ang ginawa mo, masaya ka sana. Kaya lang, mali ang ginawa mo. Kaya ang kasalanan kumakatok ngayon sa puso mo. Sabi kay Cain, ang kasalanan ay kumakatok sa puso mo katulad ng mabangis na hayop na nag-aabang upang lapain ka at nais kang pagharian ng kasalanan. Pero sabi sa kanya ng Diyos, kailangan mapaglabanan mo yun. Ano kapatid, yung kasalanan yun? Yun po yung selos. Yun yung inggit. Kaya nga po, dalawang uri kapatid ng mananampalataya sa taong 2024. Una, pinagseselosan. At ikalawa, mga nagseselos. Pinagseselosan nila yung mga ginagamit na ng Panginoon powerfully and mightily. Mga binibless ni Lord. At iba naman ay nagseselos. Amen po ba? At gusto nila kapatid na ikangay ibagsak yung mga taong nagiging successful sa taong 2024. Pero hindi nila magagawa yun. Amen, mga kapatid? Yan. Mga tao, may mga grupo na mga mananampalataya na paghaharian ng galit at puot sa year 2024. Sana hindi ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Sana hindi all. Amen? Amen? Hindi nawa ikaw yun na paghaharian ng takot o ng galit sa iyong puso. 2024 ay napakaganda ng prophetic word ni Lord. Kaya ang year 2024, ito ay taon ng pinakamainam na paglilingkod o pagsamba sa Diyos. Ang tanong, ano ba ang paglilingkod sa Diyos? Next slide. Ano ba ang paglilingkod sa Diyos?
Ito ay isang pagsamba sa Diyos na ginagawa natin na katulad ng pagdalo natin dito sa tinatawag na worship gathering. Alam niyo po ba, yung pagpunta natin sa lugar na ito ay isang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, dalawang uri ng mananampalataya sa year 2024. Isa, binibigay ang pinaka-best na paglilingkod. At ikalawa, hindi, mali ang pamamaraan. Example, best ba yung darating ka, nagsisimula na ang gawain? O bago magsimula ang service, dapat nandito ka na? Pasinin ninyo. Kaya nga po, dalawang uri na mga mananampalataya sa year 2024, mga mananampalatayang una, laging late dumalo ng worship service, at ikalawa, laging maaga sa gawain ng Diyos. Nasaan ka doon? Tanong mo katabi mo, nasaan ka doon? Ikaw ba ay doon lagi sa late o lagi, kapatid, sa maaga sa gawain? Kung ikaw ay maaga, best yon na binibigay mo para kay Lord. Amen? At dalawang uri ng mga mananampalataya sa year 2024. Pag dumalo sa gawain, naghahanap ng best na maisusuot niya para kay Lord. Amen? At ikalawa naman, kahit ano lang ang maisip na isuot, hindi best ang ibinibigay para kay Lord. Alam niyo po ba, yung pagsusuot lang natin ng damit pag tayo'y sasamba ay isang uri ng paglilingkod sa Diyos? Kaya dapat mamimili ka ng best. Hindi lukot-lukot. Hindi yung parabaga, kapatid, na pupunta ka lang sa palengke. Kung ikaw nga, pag may pupuntahan kang birthday party, gusto mo maayos ang suot mo, eh ang pupuntahan mo rito ay si Lord. Tama ba? O ba'y tama ka? Amen po ba? Kailangan yun. Kasi yun po, dalawang uri ng mga mananampalataya, mga mananambang katulad kay Abel at mananambang katulad kay Cain. Kaya huwag niyong papayagan ang sarili ninyo na mahadlangan kayo sa paninilbihan sa Panginoon. At ang halimbawa din ito ay ang paghahandog natin ng mga awitin o papuri sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan best din ang gagawin mong awit ng papuri. Inuunawa mo ang lyrics ng awitin. Iba yung sumasabay ka lang, iba yung iniintindi mo yung pong lyrics, yung mensahe ng inaawit, na talaga namang ito ay ginagawa mong personal para sa'yo. Kasi pag inuunawa mo siya, pumapasok ka sa secret place of God. Binubukod mo ang sarili mo, inihiwalay mo sa katabi mo ang sarili mo, pumapasok ka doon sa kaloob-looban ng presensya ng Diyos. Kasi inuunawa at iniintindi mo yung mensahe ng awiting iyon. Yan po ay best na paglilingkod sa Panginoon. Hindi habang sumasamba, ang isip naman niya ay naglalakbay sa ibang bagay, sa mga naiwan sa bahay o sa gagawin kinabukasan. Kaya dito nakita ho natin ang hinasabi ng Hebreo 13:15, tayo'y maghandog ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Best na pagpupuri, best na pagsamba. Pag pumalakpak ka, yung talagang palakpak para kay Lord. Pag nagtaas ka ng kamay, hindi parang ngawit na ngawit ka. Parang ang bigat-bigat. Parang may pasan-pasan ka, kapatid, na bakal. Dapat pag ikaw ay nagtaas ng kamay kay Lord, talagang totally naka-spread yan. Lord, para sa'yo yan. Amen po ba? At pag umawit ka, talagang todo bigay. Walang reservation. Kahit marinig pa ng katabi mo at sintunado ang boses mo, no matter what, ang mahalaga ay nag-alay at nagandog ka para sa sarili mo, para kay Lord to. At nangingibabaw ang tinig mo kahit sintunado yan, kapatid. Ang mahalaga ay puso. Sabi nga kanina magsimula si Sister Abel, ay puso ang kailangan. Amen? Sa pagsamba natin sa Diyos. At hindi lamang puyang. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kasama din dyan ang pagbibigay ng ating mga pananalapi para kay Lord. Naalala ko yung exhortation noon ng inassign ko si Brother Michael.
Father Michael, tingin ka sa akin. Di ba, alam mo, inassign kita nung sa exhortation. Ginamit mo yung Deuteronomy. Hindi kayo po pwedeng mag, di ba, na sumamba sa Diyos na wala kayong iaalay o handog. Ginamit niya yun. Nabilis ako doon sa verse na ginamit niya na yun eh. Kaya hindi ko makalimutan. Ilang taon na yun? Tagal na yun. Mainit ka pa noon, no? Na, may active. Inassign ko yan dati dito sa harapan eh. Nag-exhort siya noon eh, sa offering. Naalala ko yun eh. Ngayon ko lang naalala. Hindi naka-prepare tong aking sasabihin. Na-remember ko lang. Okay? Na hindi ka po pwedeng humarap sa Diyos na wala kang ibibigay. Kaya dapat, Sabado pa lang, nagpiprepare ka na ng pagbigay mo para kay Lord. Hindi ka nag-iisip, basta atin lang ako, sa sarili ko na lang. Hindi, kailangan meron kang iahandog. Sabi nga, hindi kayo pwedeng humarap sa akin na wala kayong iaalay na anumang bagay na pananalapi. Amen, mga kapatid? Kasi parte yan ng paninilbihan sa Panginoon. Dapat ang ibibigay mo, yung nasasaktan ka. Hindi yung sobra-sobra lang sa'yo. Di ba? Halimbawa, may 10,000 ka, ito isang 1,000, at least bara lang sa akin yan. Sa tingin ng iba, laki yung 1,000, pero tingin ng Lord, hindi ka naman saktan dyan eh. Yung medyo luluha ka, yung mga manghihinayang ka, yun ang gusto ni Lord eh. Alam niyo po ba ang pinaka-best na pag-o-offer mo kay Lord, yung manghihinayang ka, sayang. Parang may nawala sa'yo. Yun po yung best eh. Yung nasaktan ka, ibang sayang. May pambili pa sana ako. Kaya lang, hindi ko nabibilin. Binigay ko para kay Lord. Yun ang best. Tinan nyo, ganyan ang ginawa ni Abel, di ba? Best yung kanyang inihandog para kay Lord. Katulad ng kawan, eh, sabi ng Bible, hindi ka pwede maghandog na merong kapintasan. Kaya piniling maigi ni Abel kung alin doon ang walang kapintasang alaga niyang hayop. Aba, yun ang mahalaga. Eh, bihira po yun na makakita ka na walang kapintasan. Kasi, ang higpit po sa Biblia eh. Tinuro yan eh, sa Leviticus chapter 22, verse 19. Hindi ka pwede maghandog sa Diyos ng hayop na walang na may kapintasan. Titignan mo lahat yan. Mata, ilong, ipin ng hayop, yung paa, balat ng hayop. Basta may nakitang kahit isa lang na damage o any wrinkles doon sa hayop na yun, hindi pwedeng ialay sa Diyos. Kailangan perpekto. Eh kung may alaga kang hayop na ganun, parang perpekto, mahal sa'yo yun, ayaw mong iwan yun, di ba? Kasi bihira yun sa mga hayop. Kung may 100 ka, may makakita ka isa man lang na walang kapintasang hayop eh. Nag-iisa lang siya. Eh gabi ni Lord, hindi sa'yo yan, akin yan. Naku, Lord. Di ba? Para sa'yo ito. Yun po ang best. Kaya nga best ang ginawa ni Abel. Kasi pumili siya among thousands of the sheep na kanyang inaalagaan. Siguro nakakita siya ng isa lang dun. Siyempre, lubang mahalaga para sa kanya yun. Pero nirelease niya para kay Lord. Natuwa si Lord sa ginawa ni Abel. Natuwa si Lord sa ginawang paglilingkod ni Abel. Ngunit, hindi dyan lang nalilimitahan ang ating paglilingkod sa Diyos sa church worship gathering. Ang tunay na pagsamba, next slide natin, ay ang pagpapagamit ng ating buhay sa Panginoon sa anumang nais niya. Ito ang tunay na pagsamba. Ang buhay mo ay ipapagamit mo sa Diyos. Roma 12, talatang 1 hanggang 2, Pinoy version. Ano ang sabi, mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili ninyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos, ganun ang tunay na worship. Ano raw ang tunay na paglilingkod sa Diyos? Pag sinabing worship, paglilingkod yan. Ano raw ang tunay na paglilingkod sa Diyos? Iaalay ang sarili bilang isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sarili mo ay ipapagamit mo sa Panginoon.
Lord, gusto ko mag-serve sa iyo. Kahit mahirap, pero papagamit ko ang sarili ko sa iyo. Amen po ba? At ano ang sabi ng verse 2? Huwag kayong gumaya sa mundong ito. Huwag niyong kukopyahin sa paglilingkod niyo sa Diyos ang pamamaraan ng sanlibutan. Kasi pag tumingin kayo sa kapaligiran ninyo, marami silang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Huwag niyo silang kukopyahin o gagayahin. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo. So, kasama pala kapatid sa pagpapagamit natin sa Panginoon ay hindi tayo nagpapagamit kay Lord ayon sa pamaraan na ginagawa ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi rito, para malaman niyo kung ano ang gusto niyang mabuti, nagpapasaya sa Kanya at perfect. Ang paglilingkod para sa Diyos, after ka dun sa gusto niya, hindi ayon sa gusto mo. Hindi ka mamimili ng gusto mo kung saan ka comfortable. Ito to, comfortable ako rito. Walang konflikto. Ito, tatanggapin ko to. Pero pag may konflikt, hindi mo tatanggapin. Hindi ganun. Pero, halimbawa, konflikt ka, pero yun naman ang gusto ng Diyos na ministering binibigay sa'yo. Tanggapin mo. Kasi dun mo makikita na makapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ang bagay na hindi mo kayang gawin, tutulungan ka ng Panginoon. Sapagkat ang miracles, pag sinabing miracle, ito ay higit pa sa kakayanan ng tao. Na nagawa mo ang isang bagay, na imposibleng bagay na magampanan mo, Diyos na ang gumawa niyan. Sinamahan ka ng Panginoon. Pero kung ang mga bagay na gusto mo lang gawin para sa Lord, ay yung kaya mong gawin, hindi ka sasamahan ni Lord. Kasi, totoo yan, hindi ka sasamahan kasi kaya mo eh. Sasamahan ka lang ni Lord kung nakita niyang Diyos, hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Tama ba ako? Yes, kasi kung nakita ni Lord na kaya mong gawin, sige mag-isa ka. Pero pag nag-iisa ka, akala mo madali lang, doon ka lalo mahihirapan. Dahil hindi mo siya kasama. Amen? Pero kung kasama mo si Lord, ginagawa mo ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanyang puso. Ginagawa mo ang mga bagay na mabuti sa paningin ng Diyos. At ginagawa mo ang mga bagay na perpekto sa paningin ng Diyos. Tiyak, kahit mahirap yan, magagampanan mo yan. Tutulungan ka ng Panginoon. Ang kakayanan ng Diyos ay isa sa iyo. Bibigyan ka niya ng panibagong lakas, ng karunungan, ng katalinuhan at kakayahan na hindi kayang bigay ng sinumang tao. Yan po kapatid, ang mahalagang bagay na dapat maisapuso ng bawat isa sa atin sa taong year 2024. Amen mga kapatid? Napakahalaga po ng paninilbihan sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagnanambahan sa Diyos ay napaka-importante. Bakit? Sapagkat mayroong pangako ang Diyos ng pagpapala. Sa taong 2024, lahat ng mga mananampalatayang tutulad kay Abel na gustong magpagamit sa Panginoon, gustong sumamba sa Diyos, gustong maglingkod sa Panginoon, ay tatanggap po ng pangako ng pagpapala. Ano ba ang pangako ng pagpapala ng Diyos? Binigay sa akin ang talatang yan. Exodo 23, talatang 25. Mula sa Mabuting Balita, Biblia. Ang sabi sa version ng Mabuting Balita, Biblia, ako si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Wala ka dapat kahati sa paglilingkod mo sa Panginoon. Siya lang dapat ang inspirasyon mo sa pagpapagamit mo kay Lord. Hindi ka dapat nahadlangan ng sino mang tao sa pagpapagamit mo sa Panginoon. Bakit? Anong pangako ng Diyos pag siya ay iyong pinaglingkuran? Una, pasasaganain kayo sa pagkain at inumin. Pinangako ni Lord yan. Susuplayan ka sa lahat mong pangangailangan. Hindi ka magkukulang sa iyong pangangailangan. Pinangako. Hindi po salita ni Perdi bagay yan. Salita ng Diyos yan sa Exodo 23, talatang 25. At hindi si Perdibaga ang nagsasalita. Ang sabi natin biyasa, ako si Yahweh. In other words, ako si God. Nagsasalita si God. Ako lamang ang inyong paglilingkuran. Walang dapat kahati sa sino man. Na dapat ang isip nyo ay na-distract sa ibang bagay. Ako lang ang paglingkuran nyo sa taong 2024, pahayag ng Diyos. At anong gagawin ni Lord?
para sasaganain ko kayo sa pagkain. Uy, makinig ka. Pasasaganain ko kayo sa pagkain, sabi ni Yahweh. Mari iniisip mo, hindi ka na interesado dyan, sagana naman kami sa pagkain, dyan ka nagkakamali. Alam niyo po, nagpulong-pulong ang 200 prophets at apostles sa Amerika. Ang tawag ay Council of Apostolic Prophetic Lead Elders sa pamumuno ni Cindy Jacob. Nagpulong sila bago dumating ang year 2024. At umalam sila kung ano ang pwedeng mangyari sa year 2024. Alam niyo po, iisa ang na-receive nila kay Lord. Magkakaroon po ng shaking sa mundo. Pag sinabing shaking, pagyanig. Yung Haggai chapter 2 verse 6, ang natanggap nilang message. 200 prophets and apostles po yung sa buong mundo nagpulong po sa Amerika. Month of November ho ata yun. Determining kung ano ba ang pwede mangyari sa year 2024. Sabi nila, magkakaroon ng pagyanig sa buong mundo. There will be wars. Magkakaroon ng mga gera. Magkakaroon po na napakaraming catastrophic na mga events sa iba't ibang panig ng mundo. Yayanigin ang lahat ng tao. Parang nangyaring pandemic noon, noong 2020, di ba? Mas matindi pa daw po ang pwede maganap sa year 2024. Pwedeng maghirap ang buhay ng tao. But let me tell you, nang malaman ko yan, nanikluhod ako sa Diyos. Lord, bigyan mo ko ng message. Paano po namin lalabanan ang mga bagay na yun na darating sa mundong ito? At God gave me a message about the last digit number of year 2024. Yung 4. Amen? The best worship is the best weapon. Yung pinakamainam na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, yan ang ating sandata sa mga mangyayari na hindi maganda sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Exodo 23, talatang 25, pasasaganain ko kayo sa pagkain. Pwede ang kapitbahay ninyo walang makain, pero ikaw sobra-sobra ang pagkain sa iyong hapagkainan. Ang mga tao, di alam kung saan kukuha ng pagkain, pero ikaw, isang bukas lang ng refrigerator, punong-puno ng laman ng pagkain. Pangako ni Lord yan. Bakit? Dahil naglilingkod ka sa Diyos. Ito ang dapat ninyong kapanghawakan sa inyong mga buhay. Huwag kayong bibitaw sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Ibigay mo, itodo mo lahat sa year 2024. Yung na year 2023, may reservation ka pa. Ito, year 2024, ibigay mo na lahat. Huwag ka nang magkaroon ng anumang reservation. Ang anumang hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, isantabi mo lahat yan. Itabi mo lahat yan, umalis kayo dyan. Huwag kayong huharang sa paglilingkod ko sa Diyos. Amen? Ibibigay ko ang lahat para sa Kanya. Lahat, lahat ay ibibigay pati aking buhay upang siya. Yun, hallelujah. Salamat sa pagtulog niyo sa akin. Medyo nasisintunado pa ako doon. Nakalimutan ko yung lyrics ng konti kasi hindi ko naman pinaghandaan ang bagay na yan na aking babanggitin. Okay? Napaka-importante po, mga kapatid, na atin pong bigyang halaga ang paninilbihan, ang paglilingkod, ang pagsamba sa Diyos. Pangako ng Diyos, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Sabi nga, doon sa mangyayaring shakening, magkakaroon ng shortage ng water. Di ba, mina-announce minsan sa atin yan, di ba, no? Di ba? Na noon, sabi, bumababa daw ang water level sa Angat Dam, sa iba't ibang dam, di ba? Pero pangako ng Diyos, pasasaganain kayo sa tubig. Yung iba, nag-iigip ng tubig kahit saan, pero ikaw, punong-puno ng tubig! Amen ko ba? Meron kang mapagkukuhanan, hindi ka pababayaan ng Diyos. At ikalawa,
Ikalawang pangako ng Diyos, kung naglilingkod ka sa Panginoon at hindi ka give up, hindi ka mag-resign bilang manggagawa, sa halip magpapatuloy ka, ilalayo ka sa anumang karamdaman. Pangako ni Yahweh yan, hindi pangako ni Perdi Bagay yan. Ilalayo ka sa karamdaman. Hindi ako nagsasabi niyan, ang Bible. Kung ayaw mo maniwala dyan, buksan mo ang Bible. Manghiram ka ng Bible kung wala ka sariling Biblia. Tignan mo, Exodo 23, talatang 25. Gumamit ka ng iba't ibang translation, yan pa rin ang nakasulat. Ilalayo ka ni Yahweh sa anumang karamdaman. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At sa mga gusto magkaroon ng maraming anak, maglingkod ka sa Panginoon. Walang makukunan o mababaog na sino man. Amen, kapatid? Hindi ka ba nagkakaanak kahit isa? Maglingkod ka. Bigay mo yung best. Naglingkod naman ako. Ang tanong, best ba katulad kay Abel? Eh baka lagi kang late pag darating ka ng service ng morning. O kaya afternoon. Di ba? Hindi lang late. Minsan absent ka pa sa gawain. At may katuwiran ka. Marami kang ginagawa sa bahay. Teka, sabi ni Lord eh. Wala namang sinabi si Lord eh. Di ba? Ako si Yahweh. Paglingkuran niyo lang ako kung libre kayo. Walang ganun sinabi si Lord. Amen? Amen? Ang verse 25, ang linaw-linaw mga kapatid. Akong si Yahweh, sabi niya, pag libre kayo, paglingkuran niyo ako. At pasasaganain ko kayo. Tama ba? Hindi, walang sinabi, pag libre kayo. Amen? Anong sabi ni Yahweh? Ako lang ang inyong paglilingkuran. Ibig sabihin, walang dapat sagabal. Libre ka o hindi, maglingkod ka sa Panginoon. Huwag mong ikatwiran ang gawain mo sa tahanan. Huwag mong ikatwiran ang anak mo. Huwag mong ikatwiran ang apo mo. Amen? Magsilbi ka para sa Panginoon at sa iyo ang pangako ng Diyos. Woo! Hallelujah! Amen! Sabi sa katabi mo, woo! Hallelujah! Ilalayo ka sa anumang karamdaman. Matatakot sa iyo ang sakit. Tignan ka pa lang, tumatakbo na. Naglalakad ka pa lang. At yung may karamdaman minsan ay ika nga'y lumulutang sa air. Papalapit sa iyo. Nung makita ka kapatid, bigyan lumayo. Bakit? Sabi nila hindi pwede yan. Naglilingkod sa Diyos yan. Best ang paglilingkod na ginagawa nun. Amen, mga kapatid? Sabi ko ng isang katabi, hindi, tingin natin, baka naman late lagi naman siya gawain yan. Medyo babali na ganyan. O nakita nila, hindi late. Napapansin ko yan. Pag tayo ay na, alam mo, pag ko sinasabi na, kasi marami mga bakterya, virus, nakalutang lang yan sa hangin. Pinagmamasdan tayo niyan. Alam nila kung galing ka sa simbahan o galing ka lang sa palengke. O galing ka sa mall. Ay, o galing ka sa pamamasyal lang. Alam pag galing ka sa gawain. At alam ng mga bakterya niyan kung saan ka pupunta paglabas mo ng bahay. Sinusundan-sundan ka niyan. At alam nila kung late ka. Amen? Amen? At pumapasok yan sa simbahan. Mga nakalutang yan, hindi natin nakikita yan eh. Di ba? Mga bakterya, mga virus, nandyan yan, nakalutang yan. Hindi mo alam, kapatid, nakatapat na pala sa'yo. Kitang kiyon, kaatid ka nga, pikapikit ka naman. Tulog ka naman. Nakikipagkwentuhan ka naman sa katabi mo habang may nagpipreach. Eh wala rin, hindi best ang service. I mean, panay ang tayo mo, panay ang CR mo. Lalo na pag offering time, lagi ka nasa comfort room. Eh wala talaga. Eh so, alam ng mga bakterya at mga virus yung bagay na iyong ginagawa. Amen po ba? Alam nila kaya takot sila doon sa mga taong grabe, best ang paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya ang sabi, ilalayo sa anumang karamdaman. At walang makukunan o mababaog. At ito ang pinakamaganda, yung last. Maglingkod kayo sa Diyos kung gusto niyong humaba ang buhay niyo. Anong sabi? Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay!
Hindi ka agad mamamatay, bata ka pa lang, mamamatay ka na. Ang mga kinukuha agad, yung mga hindi na nagsiserve kay Lord, mga tinatamad na magserve kay Lord. Yan ang mga kinukuha ng maaga. Kasi bakit? Ayaw nang mag... Anong silbi dito sa lupa? Anong silbi sa church? Wala na. Alisin ka na. Diba? Daling ka na doon sa kaharian ng Diyos. Diba? Ay napapaaga ang buhay ng mga taong hindi naglilingkod kay Lord. Pero dahil naglilingkod ka kay Lord, patatagalin pa niya ang buhay mo dito sa lupa. Nagkakamatayan na sa mga kapitbahay ninyo, ikaw malusog pa din. Mahaba ang buhay. Amen? Yan po'y pangako ng Diyos kung paglilingkuran natin ang Panginoon ng best. Amen, mga kapatid? Oh. Ano ikalawang message ng year 2024? 2024 is the year of Abel's great faith. Ang taong 2024 ay taon ng malaking pananampalataya ni Abel. Alam niyo nung binigay sa akin ni Lord yan, kako Lord, bigyan mo ko ng reference. Dapat ang last digit niya ay 4 din. Amen? Kasi 2024 eh. Aba, mamaya pinahala sa akin, Lord, buksan mo ang Genesis 11. Nung basahin ko ang Genesis 11, verse 4. Ano ang sabi? Verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Bakit mas mabuti ang handog ni Abel? Dahil sa? Anong verse? Anong verse? Anong last digit ng year 2024? Pinakita sa akin ni Lord yan. Sabi ko nga eh, supernatural tong paggawa ko ng sermon na ito ah. Diba? Yan ba'y nagkataon lang? Ang dami pa po kapatid, mamaya baka kita ninyo. Hindi po nagkataon yan. Faith. 2024 is the year of Abel's great faith. Ito ang uri ng faith na gagawin kang matagumpay sa taong 2024. Ito ang uri ng faith that God will gonna help you to accomplish at magiging unstoppable ka sa year 2024. Walang makapipigil sa'yo sa taong 2024. Next slide natin para hindi maiwan yung ating po nag-guide. Amen. Sige, pakita mo pa. Ayan. This is the kind of faith that makes you successful. Gusto mo sa year 2024 magtagumpay ka? Sino sa inyo ito? Gusto niya magtagumpay kayo sa year 2024? Hindi ako kumbinsido. Kailangan tumayo ka at nagbabagay-bagay ka. Sino sa inyo ang nais nyo maging successful sa year 2024? Kasi bakit ko pinatatayo? Para pakita ninyo na talagang ang faith mo may gawa, may action. Kasi faith without action is dead. Kailangan maging buhay. Ang sabi, not only makes you successful, but makes you accomplish, complete, and unstoppable in this year 2024. Hello? Yung great faith. Kasi hindi simple ang maglingkod sa Diyos na bibigay mo ang best kung hindi taglay mo ang tatlong elements ng faith. Ang Greek word ng faith ay pistis. At may tatlong elements yan na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kung magkukulang sa tatlong yon, it's no longer faith. Ano yung unang elemento na importante sa faith? Yung belief. Paniniwala. Amen po ba? Ang Diablo meron yan. Sa James chapter 4, 2 verse 19, naniniwala ang Diablo. At nanginginig pa sa takot. So, ang Diablo, may faith. Kaya lang, yung pong element na yun ay yung belief in God. Meron silang paniniwala sa Diyos. Ang wala sa Diablo, yung dalawang elements. Ano yun? Ano yung ikalawa? Ikalawa is what? Trust. Yung tiwala. Pwedeng naniniwala ka, di ka naman nagtitiwala. Amen po ba? Naniniwala ka, may Diyos. O sige nga.
Ngayon, mag-serve ka kay Lord. Ay, medyo may alanganin ka kasi baka hindi ko magawa. O akala ko ba hiniwala ka na may Diyos? Ngayon, di mo, inisip mo, hindi mo magagawa mag-serve kay Lord. Wala ang trust kay Lord. Ganun ang si Satan, ang mga masamang espiritu. Naniniwala sa Diyos, pero walang tiwala sa Diyos. Kaya sila nag-rebelde sa Panginoong Diyos eh. At ikatlo is what? Obedience. Pagsunod. Yan ang tatlong elements of faith. Belief. Ikalawa ay trust. Ikatlo ay obedience. Para makumpletong pananampalataya. Yun ang nakapaloob sa pananampalataya ni Abel. Amen po ba? Merong great faith si Abel. Dinescribe yan ng Hebrews 11 verse 4. By faith, Abel offered a much better sacrifice than Cain. So, hindi ka pala po pwede makapag-serve kay Lord ng best. Hindi mo maibibigay ang best mo kay Lord kung wala kang pananampalataya katulad ng kay Abel. Lagi kang late pumunta sa church kung wala kang pananampalatayang katulad ng kay Abel. Hindi mo maibigay ang best mo para kay Lord kung wala kang pananampalataya. At pag aatin ka ng church, ano na lang ang suotin mo? Hindi mo mapili kung ano yung best para kay Lord. Harap ako kay Lord. Bakit? Bakit iniisip mo kahit ano na lang? Wala kang tiwala kay Lord eh. Hindi ka nagtatrust. Naniniwala ka pero wala kang tiwala. Pero kung may tiwala ka kay Lord, kailangan susuotin ko. Kung plansyen ko itong maigil. Sabado pa lang nilalaban na. Kasi ito yung best kong susuotin para kay Lord. Tapos yung sapatos ko, lilinisin ko na agad ito. Ayokong dumalo sa church na ang dumi-dumi ng sapatos ko na halos isang taong hindi ko na nalilisan. Amen? Amen? Pati buhok ko, ayokong aatin ako sa church, ang buhok ko parang alambre. Di ba? Harap ka kay Lord eh. Sige nga, pag ikaw kapatid ay dadalo sa mga iba't ibang mga pagtitipon, ba't nagpapaayos pa ng buhok sa mga parlor ha? Di ba? Amen? Nagpapaayos pa sila kasi gusto nila, haharap sila sa mga tao, presentable. Eh dito, kano tayo haharap? Kay Lord, mas dapat presentable ka. Galing ka sa parlor. At inaayusan ka ng member ng LGBTQ. Madam, saan punta natin? Mukhang nagpapaayos kayo. Haharap ako kay Lord bukas. Okay, Lord, oo, sasamba ako sa kanya. Bah, grabe. Baka ikaw ba mapag-usapan, talk of the town ka ng mga nandoon, ng mga member ng LGBTQ sa kanilang parlor. Uy, alam mo, meron ako naayusin ng buhok. Grabe yun. Nagpapaayos pa ng buhok, harap daw siya kay Lord bukas. Hallelujah. Yan ang best na paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Best eh. Pinag-uusapan natin best. Kung may pananampalataya ka, may tiwala ka sa Diyos, bibigay mo yung best. Pero kung wala ka namang tiwala sa Diyos, ano na lang, pwede. Tiyan mo si Cain. Walang tiwala sa Panginoon eh. Kaya nga dito hindi sinabi, by faith, Cain offered eh. No. Si Abel lang ang nag-offer na may pananampalataya. Si Cain, wala. Meron siya belief, pero walang trust at walang obedience sa Diyos. Belief lang ang meron siya. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Oh, kaya itong great faith na ito, kapatid, great faith of the centurion is available for you this year, 2024. Siningit ko yung great faith ng isang centurion. But ano ba ang faith ng isang centurion? Ang sabi ng centurion, kasi may problema siya sa kanyang katulong. Grabe, mamamatay na. May karamdaman. Lumapit siya kay Jesus. At sabi ni Jesus, sige, pupuntahan ko siya. Huwag na po kayong pumunta. You don't need to come under my roof. Huwag na po kayong pumunta sa bahay ko. Hindi ko na kailangan po yung pupunta pa kayo doon. Just say the word! Grabe yung great faith. Just say the word. Sabihin nyo lang po. Sabihin nyo lang, mangyayari ang himala. Yan ang great faith. Amen?
You don't need na malay hands ka pa. You don't need na magpa-pray ka pa. Pangako lang sa Biblia is enough. Yan ang great pray. Pangako sa Biblia. At pag may prophetic word, mangyayari ang bagay na yan. Just say the word. Sabi nung centurion, sabihin niyo lang po, anong sabi ni Jesus, kapatid, o umuwi ka na, magaling na ang katulong mo. Umuwi yung centurion. On the way pa lang, sinalubog na siya ng mga tauhan niya. Sabi, bossing! Bakit? Wala na po, magaling na yung pong katulong ninyo. Anong oras gumaling? Binanggit yung oras, naalala niya, yun din yung oras na sinabi ni Jesus, umuwi ka na at magaling na ang iyong katulong. Grabe. Sabi ni Jesus, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa lupain ng Israel. Amen po ba? Just say the word. Sabihin mo lang ang salita. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Yan ang may great faith. Ang prophetic word na nire-release ko, pinaniniwalaan mo ba? Napakahalaga yan. Because this 2024 is the year of Abel's faith. The year of faith! The year of great faith! Amen? At yan, kapatid, ay isa sa iyo. Habang nakikinig ka, sabi nga, faith comes by hearing and hearing. At ito ngayon, nag-release ako sa inyo ng pananampalataya sa inyo mga puso. At habang nakikinig ka, kapatid, dumadaloy ang espiritu ng pananampalataya, pinupuno ang puso mo, at lalabas ka sa lugar na ito, taglay mo ang pananampalataya at pag-uwi mo sa bahay, sabihin mo, oh, may good news ako sa inyo, naitay, asawa ko, mga anak ko, mga kapatid ko, may good news ako sa inyo. Sa inyo, ang year 2024 is the year of faith! At pag may faith ka, nothing is impossible to them who believes. At sino yung may great faith? Dapat kumbinsido tayong lahat. Yung iba nanonood lang eh. Huwag niyo pong isipin na kayo spectator lang. Sa year 2024, sabi mo, Lord, I want to be a participator of what you're going to do in the year 2024. Amen? Amen? Gusto ko maging participator. Ayoko na spectator lang. Nakapanood lang ako. Tagatingin lang ako. Gusto ko ako mismo ay nagpa-participate. Ako mismo ginagamit ng Panginoon. Amen? Kaya tumayo ka, sabi mo, I have great faith! Kailangan magkaroon ka na ganun. Magsimula ka sa unang linggo ng 2024 with a big bang. Sumasabog ka. Takawalan mo ang sarili mo. Kailangan mag-explode ka. Tanggalin mo na yung pagiging parang kimi, mahinhin. Ako yung, akin yung. No, magwala ka. Let's start 2024 with a big bang. May great faith ka. Tumayo ka ako, may great faith ka! At sabi mo sa limang tao, ako ang may great faith. Pronounce mo yan, sige. I-pronounce mo yan. Yung mga tumayo at nagsasabi, dumadaloy sa inyo ang great faith ng Panginoon. Amen? Gagamitin kayo ng Diyos powerfully and mightily. Amen? And last but not least, anong oras na ba? Maaga pa, okay. Ikatlo, year 2024 is the year of the coming of the fire of God into your life. Ang year 2024 ay taon ng pagdating ng apoy ng Diyos. Hallelujah. Pag pinag-usapan ng apoy, ang daming references about 24, about 4. Kasi ang pinag-usapan natin is prophetic message of God. Year 2024. Yung last two digits, 24 o last digit na 4. Leviticus chapter 9 verse 24. Tingnan natin ang verse 24. Ayan. 22 to 24.
Basahin natin, 1, 2, 3. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos, bumaba siya mula sa altar, pinapaghandugan niya. Sina Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kalulatian ni Yahweh. Verse 24. Nakita niyo 24? Naka-red highlight siya. O, basahin natin! Marami namang versikulo, tumapat pa sa 24 nang makita nila ang apoy na bumababa, tinubok ang handog. Sa palagay nyo, paano nalaman ni Cain na hindi tinanggap ang handog niya? Di ba sa Genesis chapter 4 eh? Di ba? Naghandog si Cain ng mga bunga, mga unang bunga. Tapos si Abel naman naghandog ng mga walang kapintasang mga alaga niyang hayop sa Lord. Mamaya-maya, sumama loob ni Cain. Sabi niya, hindi tinanggap ng Diyos ang handog niya. Paano niya nalaman? Walang fire na bumaba doon sa handog niya. Hindi binabaan ng apoy. At ano ang binabaan ng apoy? Yung handog ni Abel. Hallelujah. Sa Leviticus 9:24, ganyan pala si Lord. Pag may nakita siya na isang handog na talagang katanggap-tanggap, bumababa ang apoy ng Diyos. The fire of God ay bumababa. At eksaktong Leviticus 9:24. Hallelujah. Ewan ko lang kung mahahanap ng kapatid natin yung 1 Kings chapter 18. Verse 24. Pakihanap nga po, unang mga hari 18, talatang 24, yung in church dyan. 24 din ito ha. Kanya Leviticus 9:24. Ayan. Ayan o, sabi o, then you call on the name of your God, sabi ni Prophet Elijah, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Then all the people said, what you say is good. Again, verse 24 na naman tumapat yung fire. Aksidente ba yun? Tapos, eto na. Bumaba ang Holy Spirit sa Acts chapter 2, verse 4. Acts 2, 4. Pagsabay mo yung 2, 4, 24. Acts chapter 2, verse 4. Ang sabi, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Pero yung Acts chapter 2, verse 4, ano ang sabi dyan? Ibang version yan eh. Pero pag nakita niyo sa version, amen? At lumapag sa kanila ang dilang kawangis ng apoy. At sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Yung all of them were filled, ng ibang version ang gamitin mo, sa Acts chapter 2, verse 4. Ang Acts chapter 2, verse 4, makikita nyo dyan, kapatid, napuno silang lahat ng Holy Spirit. Bakit? Kasi bumaba ang Diyos na saan yung dilang apoy sa bawat mananampalataya. So, kitang-kita ho natin dito, mga kapatid, na kung saan ay sa matandang tipan, tinatanggap ng Diyos ang handog at nagpapababa siya ng apoy para tanggapin ang handog. Ang pagbaba ng apoy ay simbolo ng pagdating ng presensya ng Diyos. Amen. Isa pa, isang slide. Sa pagbaba ng apoy, yan. Ang pagbaba ng apoy ay simbolo ng pagdating ng presensya ng Diyos. The year of fire. Itong year 2024 is the year of fire. Ito ay taon ng apoy, taon ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Amen. 1 Kings, 2 Kronika 7, verse 1. Pagkatapos, manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ang nagdala ng kaluwalhatian ay ang apoy. So therefore, ang
ang apoy ng Diyos ay ang presensya ng Panginoon. Amen? At ang pagbaba ng apoy mula sa langit ay simbolo ng pagkakaroon ng great revival of the Holy Spirit. So 2024, humanda ka. Humanda yung mga grupo ni Abel. Pero mga grupo ni Cain, walang revival dun eh. Kasi hindi sila best mag-serve kay Lord. Sana ang panalangin ko, hindi ka mapabilang sa grupo ni Cain. Mapabilang ka sa grupo ni Abel. Na pag nag-serve kay Lord, grabe. Okay? Anong sabi ng unang mga hari, 18:36-39? Basahin natin sabay-sabay. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. Ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog at kahoy at mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao nangyari, nagpagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. Alam nyo, nung time na yan, bago bumaba ang apoy, nasa backsliding condition ang bansang Israel. Ang sinusunod nila ay si Baal. Marami na po ang lumayo kay Yahweh, ang ayaw nang mag-serve kay Lord, ayaw nang pumasok sa templo para sumamba, pupunta sila kay Baal. Pero hinarap sila ni Prophet Elijah. At sabi ng Diyos sa kanila, paharapin ang lahat ng mga false prophets ni Baal. Imbitahan lahat ang mga tao sa bundok ng Karmelo para mapatunayan kung sino ba ang tunay na Diyos. At lahat po ng mga tao ay lahat ng Israel ay nagkatipon sa taluktok ng bundok ng Carmelo o Mount Carmel. At ang paligsahan sino ang makapagpababa ng apoy ay kikilalaning tunay na Diyos. Tumawag muna ang mga false prophets ni Baal. Nagsisigawan sila, nagprepare sila ng handog, pero walang apoy na bumababa. Mamaya, oras na ni Prophet Elijah. Pinalapit niya ang mga tao at siya ngayon ay naghandog sa Diyos. At mamaya-maya, bumuka ang langit. Bumaba ang bulang apoy at tinupok ang handog ni Prophet Elijah. Yung mga tao ay nagpatira pa sa harapan ng Diyos at nagsigawan, si Yahweh ang tunay na Diyos. Nagbalik loob sila, nagkaroon ng great revival because of the fire of God. At itong year 2024 na ito, kapatid, yung fire na yan ay maghahatid ng conviction, maghahatid ng true repentance sa puso ng mga anak ng Diyos na nag-backslide na, tumalikod na, nagkaroon ng mga ibang Diyos sa puso nila. Mayroon silang ibang ng pinaglilingkuran, hindi na ang tunay na Panginoong Diyos. Muli silang manunumbalik sa ating Panginoon. Amen, kapatid? Oh. Kaya nangyari din yan sa araw ng Pentecostes nang bumaba ang apoy ng Holy Spirit sa mahigit 120 believers. Grabe ang revival na nangyari. Basahin natin Gawa 2, talatang 1-4. 1, 2, 3. Siyang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Grabe, yung 4, the last digit, bumaba ang Holy Spirit, pinuspos, pinuno lahat sila ng banal na Espiritu. Nagkaroon po, kapatid, ng tunay pong revival. At anong ibinunga, kapatid? Ng fire na yun na bumaba sa mga New Testament believers. Verse 41, marami sa mga nakarinig ng preaching niya ang naniwala at nagbabaptize. Mga 3,000 na tao ang nadagdag sa grupo nila nung araw na yun. In just one preaching,
Wala pang isang oras na pangangaral. 3,000 tao ang nasing. Ano pinapakita diyan? Sa itong taong 2024 na ito, kayo ang mga kabilang sa grupo ni Abel na bababaan ng apoy ng Diyos. Year 2024 is not only the year of best service or worship unto God. Year 2024 is not only the year of what? Ano ikalawa? The year of faith. But year 2024 is also the year of the coming of the fire of God, na kung saan yung 20 taong pwedeng pagsisikap natin, pwede nating ma-accomplish lang sa isang oras. Yung 20 years na dapat mong trabahuhin, ay kaya mong trabahuhin in a span of 1 hour lang. Mapapabilis ang kilos at galaw ng Diyos. Naunawaan mo? Naniniwala ka ba dyan? At pagdating ng verse 47, ito, bunga po ito ng apoy ng Diyos na bumaba sa kanila. Nagpupuri sila sa Diyos at natutuwas sa kanila ang lahat ng tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa group nila ang mga naliligtas. Ang tindi ng epekto ng fire. Ng fire. Amen? Ng apoy ng Diyos. Na kung saan grabe yung evangelism, araw-araw ang evangelism ng mga early Christians kasi bumaba yung apoy ng Diyos. Itong year 2024, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Matindi ang evangelism na gagawin ng church natin ito. Gawa 5, talatang 14, ito pa ang bunga niyan. Parami ng parami ang mga taong nadadagdag sa grupo. Napakaraming lalaki at babae ang naniwala sa Panginoon. Anong pinag-iugatan niya niyan? Nang bumaba ang apoy ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. 2024 is the year of the coming of the fire of God. Amen po ba? At ikaw ay bababaan ng Holy Spirit, kapatid. Now, what is the prophetic message for this year 2024? Recap natin. Number 1, 2024 is the year of best worship or best service unto God. Kaya tapos na, kapatid, ang mga pabebe ng mga raming Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang mga pabebe mo. Amen? Kailangan maglingkod na tayo sa Panginoon. Seryoso na to. Next, number 2, 2024 is the year of Abel's great faith. At number 3, last but not the least, 2024 is the year of the coming of the fire of God. Manalig at manampalataya ka. Nakakakita ako sa vision ng puso. Isang uri po ng puso, kapatid, na hati. Yung ganun siya, tapos ito itim, ito kulay pula. Yung left niya, kung nakagayon ako, left niya, itim, kulay, ito pula. So, ibig sabihin, hati, hindi lubos ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ang spiritual life niya ay hindi siya fully committed unto the Lord. Nakakakita rin ako ng puso na walang laman sa loob. Empty. Ibig sabihin, hindi na ang Diyos ang nasa puso niya. Wala na. Bakit? Isang vision din, no? Hugis ng heart na ganyan, tapos puti na lang siya. Wala na. Wala. So, pinakikita sa akin ni Lord ang kalagayan ng marami sa inyo rito. Nagserve kay Lord, parang robot ka na lang. Ano mo yung robot? Ang robot, walang puso yun. At walang isip yun. Pero gumagalaw at kumikilos. Nasa church, pero wala na si Lord sa isip at puso niya. Kapatid, 2024, may gagawin ang Diyos sa iyo. Humanda ka sapagkat siya ay magpapatotoo sa buhay mo. Lumapit ka lang sa Panginoon
at humingi ka ng pananampalataya. Sabi mo, Lord, give me the faith that I need. I receive the 2024 is the year of best worship, the year of Abel's great faith, and the year of the coming of the fire of God. Lumapit ka kay Lord. Si Lord ang nakakaalam ng lahat ng iyan. At isa pang vision ang bigla kong nakita. Konting puso din siya. Ang laman niya, tubig. Tubig ang nandoon. Water. Punong-puno ng water. Ang sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin at uminom. Sapagkat mula sa loob ng isang tao ay dadaloy ang tubig ng buhay. So ibig sabihin, may life doon sa loob ng heart ng isang mananampalatayang yun. Tingnan ninyo, hindi ko ito pumunta, bago ko tumayo, nag-imagine ako ng mga gagawin ko. Hindi. Kusa, bigla na lang nakikita yung vision na yan. Nire-reveal ni Lord ang kalagayan nating lahat sa harapan ni Lord. Makinig lang tayo sa tinig ng Holy Spirit. At kung magpa-humble ka sa harapan ni Lord, gagalaw at gagawa siya ng patotoo sa buhay mo. Namumblema ka sa isang spinal column mo sa parting likuran mo. Nakasakit-sakit niyan pag sinumpong ka niyan sa spinal column. Mula dito pababa, sumasakit yan sa iyo. Manampalataya ka. Walang imposible sa Panginoon. Kaya ng Diyos gumawa ng himala sa iyo. Amen? Kayang-kaya niyang gumawa ng patotoo sa life mo. Ang hinihiling lang ni Lord sa iyo, mag-humble ka. At sabihin mo, Lord, ako po yun. Empty na po ako, Lord. Alam niyo ang kalagayan ko. Hindi na kayo ang pumupuno sa puso ko. Narito ako, Panginoon. Punuin mo po ako. Lumapit ka sa Lord. Yuko natin ang ating mga ulo. Full of discouragement ang buhay mo. Gusto mo nang sumuko. Iniisip mo, bleak ang year 2024 para sa iyo. Iniisip mo, malabo para sa iyo ang year 2024. Walang naghihintay na magandang kapalaran. Kapatid, bali ang iniisip mo. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Babaguhin niya ang predicament mo ngayon. Babaguhin niya ang takbo ng iyong ang kailangan mo lang, kapatid, magtiwala. Ulitin ko, magtiwala ang kailangan mo para gumalaw si Lord sa buhay mo. Yun ang nagkukulang sa iyo, yung tiwala. Meron kang belief, naniniwala ka na may Diyos eh. Naniniwala ka kay Jesus. Ang problema, wala kang tiwala. Yun ang nawawala sa iyo, yung tiwala sa Kanya. Sa iba ka na nagtitiwala, hindi na sa Diyos, hindi na sa Lord eh. Misa sa sarili mo na nagtitiwala ka. Sa ibang tao ka na nagtitiwala. Kapatid, mag-humble ka. Itong year 2024 is an exciting year para sa iyo. Kailangan lang ikaw ay mag-humble sa harapan ng Holy Spirit. Narito ang Holy Spirit. Gusto niyang gumawa sa buhay mo. Gusto niyang maghimala sa buhay mo. Gusto niya, kapatid, mangibabaw sa buhay mo. Gusto niyang baguhin ang landas ng buhay mo. Gusto niyang i-change ang iyong spiritual na buhay. Nakakita ko ng isang kamay
Malapit isang bumitaw doon sa lubid na hawak niya. Biglang lumitaw ang isang kamay. Kamay ng isang babae nakikita ko. Nakakapit sa lubid. Tapos unti-unti bumibitaw yung kamay doon sa lubid. Marina, sa ganyan kang kalagayan, gigimap ka na. Lumapit ka kay Lord. He is able to save you to the uttermost. Because year 2024 is for you. It is for you. Year 2024 is for you, my children. Come to me, my people. I'm coming to help you. I'm coming to manifest my presence upon your life. Humble yourself before me, says the Lord. I'm going to do something great in your life. I'm going to revive you. I'm going to revolutionize your life, says the Lord. Humble yourself before me. All that I am is yours. All that I have is yours. I give you my heart. Malambutan ng puso ang gawaing ito. Yung mga may malambot na puso, kabilang sa grupo ni Abel, lumapit ka rito sa harapan. Yung mga kabilang sa grupo ni Abel, sabi ko nga sa inyo, mahati ang Kristyanismo sa year 2024. May mga Kristyanong sa grupo ni Cain at may mga Kristyanong sa grupo ni Abel. Lumapit ka sa harapan. Kung nakita mo ang sarili mo, you are empty. Nakita mo sa sarili mo, you need God in your life. You need the Lord. You need the Holy Spirit in your life. 'Cause you alone are worthy of all praise. You alone are worthy of all praise. I surrender all to you. Sige, baka yung mahiya. I surrender all to you.
Apoy ang Holy Spirit. Pinaaapoy ang puso mo. Pinaglalagab lamang iyong puso. May revival na dala ang Holy Spirit. This is the year of revival. This is the year of the fire of God. Bumababa ang apoy ng Holy Spirit. Para siyang rocket. Parang rocket siya na umaapoy na hindi pa pataas kundi pabagsak sa'yo. Tumatama sa'yo ang apoy ng Holy Spirit. Tumatama sa puso mo ang apoy ng Holy Spirit. Pinapaglagablab ng Holy Spirit ang iyong ang iyong heart. And your life will never be the same. Inahanda ka sa year 2024. Napakalakas na pagkilos ng Holy Spirit na magyayari sa year 2024. Grabe! Napakatinding pagkilos. Ipiniprepare ka ng Lord sa mensahe ito. Inahanda ka ng Holy Spirit. Inahanda ka ng Holy Spirit sa year 2024 na ito. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy sa revival sa taong ito, kapatid, lumapit ka sa harapan. Nais mong kasakapanin ka ng Holy Spirit sa napakatinding revival. Halika, nag-invite sa'yo ang Holy Spirit. Nais mong maranasan ang great revival. Mararanas sa'yo ni Lord at gagamitin ka ng Panginoon. Lumapit ka sa harapan. Huwag ka mahiya. Lumapit. Holy Spirit.
ng difference kung kukumpara mo noon at ngayon. Kung nakita mo ang pagkakaiba, mag-humble down ka. Kasi this 2024 is the year of the coming of the fire of God. Lumapit ka. Yun ang inaano sa akin ng Holy Spirit. Puro altar ko, lumapit ka. Lumapit ka. Sinasabi ng Lord sa puso ko yun, look, para sa inyo, lumapit ka. Kasi gusto ng Lord gamitin ka. Gusto ng Holy Spirit kasangkapanin ka. Kaya lang panayang tanggi mo, panayang reject mo, gusto ng Holy Spirit gamitin ka niya for His glory. Lumapit ka. Sabi ng Lord, sumama ka sa mga taong ito na nagpapakumbaba. Kung hindi ka man makalapit sa harapan, lumuhod ka dyan sa lugar na iyong kinakatupuan o kinakatayuan. At dyan ay i-offer mo ang sarili mo. Taas mo yung dalawang kamay. Sabi mo, Lord, I offer my life to the Holy Spirit. I want the new fire of the Holy Spirit in my life. I want a new fire of the Holy Spirit. Sabihin mo yun ang buong puso. Grabe! Matinding apo yung bababa sa'yo. Uulitin ng Lord ang nangyari sa Book of Acts. Uulitin niya ang naganap sa Book of Acts. Bababa ka ng grabing apoy ng Holy Spirit. Kahit maedad ka, kahit senior citizen ka na, pwede kang gamitin ng Lord. How much more kung kabataan ka pa? Love.
parang bolang apoy na naglalagablab sa harapan mo, brother. Brother Chen, grabe sa harapan mo. Nakita ko parang bolang apoy siya sa harapan mo mismo. Naglalagablab. At gustong pumasok sa bibig mo ang apoy na yon. Just open your heart. Just open your heart. At papasok ang fire! Fire! Rabasya ka, rabababababababa. Gagamitin ka ng Panginoon. Kakasangkapanin ka ni Lord. I-change niya ang buhay mo. Babaguhin ni Lord. At marami kang pupuntahang lugar. Gagamitin ka ng Lord. Isa kang ebanghelista. Mangangaral ka ng salita ng Diyos. At maraming mga himala kung gagawin sa pamagitan mo. Maraming tao makakakilala sa akin, sabi ng Panginoon. Ikaw ay kakasangkapanin ko, sabi ni Lord. Dahil ang puso mo, nakita ko nagpapakumbaba sa akin. Tinanggap mo ang aking apoy, pahayag ng Diyos. Rababarashiko, rababashanda. O rabababashanda, rababababa. O karababashanda, rabababa. Rabababashanda, rababaraka. O karabaraka, yagalabaka. Laka, rababababa. Rabashanda, shaka. Thank you, Abba. Salamat, Abba, sa napakagandang mensahe ng year 2024 na binigay mo sa iyong mga anak. Nawa ang mensahe ito ay makarating sa apat na sulok ng bansang ito. Maipahayag po ito sa iba't ibang mananampalataya about the prophetic message of the year 2024. Salamat po, Abba. Unya itong ibinaba dito sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church upang sa gayon ay mahanda ang mga taong ito na gagamitin po ninyo sa iba't ibang lugar. Salamat po, Abba Father. Tulungan mo po, O Diyos, na bawat isa sa kanila ay tunay na maranasan ang sanctification. Paglabas nila sa lugar na ito, piling nila para silang mga bagong silang na pinatawad mo sa kasalanan, pinalaya mo sa kasalanan, luminis ang isipan at nag-aapoy ang kanilang puso sa pagpapagamit sa iyo. Abba, dalangin ko nga po sa iyo, tulungan mo po ang bawat isa sa kanila na gamitin po ninyo in such a way that people will see that the fire of God is upon their lives. God, thank you po sa mga bagay na karanasan na pinadama mo sa kanila. Yung apoy na yan, Panginoon, na hanggang ngayon ay grabe ang paglalagablab. At nawa, O Diyos, ito'y tuluyang lumamon sa amin pong katauhan ang banal mong apoy, Panginoon. Lord, salamat again, Abba Father, for making this church the Radiance of God's Glory Global Harvest Church, Church on Fire, Panginoon. Tulungan mo po, O Diyos, na itong year 2024 na ito, lahat ng mga prophetic na kapahayagan mo, Panginoon, ay tunay na mangyayari, magaganap, at ngayon ay nagaganap na, Panginoon, sa buhay ng marami. Aba, salamat po for your glory alone ang lahat ng iyan. Walang taong mapaparangalan, walang taong mag-glorify, walang taong itataas, walang taong ikaw ay bibigyan ng special treatment, kundi ikaw lamang, Aba Father, for Jesus' sake, sumayo lahat ng kaluwalhatian, papuri at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen!